morning, good morning. Siyempre, hindi naman tayo magpapahuli, di ba? Hindi tayo magpapahuli sa news tungkol kay Len Saliwan. Talagang trip na trip ko po siya. Pasensya na po kayo. Trip na trip ko po ang ating abang lingkod. Dahil masyado siyang matalino. So, yan. Kasi, kahapon, may news all over the world, lalong-lalong sa Taiwan at Pilipinas. Nabalag ko yun kagabi na pinuntahan na si Len Saliwan sa kanyang workplace. So, ano pang hinihintay? Actually, siguro ano to, inaano pa lang yung demanda, kinakasa pa lang yung demanda para sa kanya. Pasalamat siya. Busy ang buong mundo dahil sa COVID-19. So, basahin natin yung mga ibang news tungkol sa kanya. May nakita ko kagabi. Sino ba yung nakita ko kagabi? May mga nagtatanggol pa rin sa kanya, yung mga bobong puti. Alam mo, feeling ko lang ha, kasi Duterte ako. Kung sino naman yung nakaupo sa pamahalaan, dapat lang igalang natin, di ba? Madilawan man yan, makulay pink man yan, o anumang kulay nila, dapat igalang natin, di ba? Sabi ko nga, yung wag nating aabusuhin yung ano yung tawag dito human rights, wag natin aabusuhin yung pagsasalita ng nasa puso, di ba? Ito. Sa Pinoy Taiwan News, ang cyber libel case na maaaring ipataw sa isang OFW caregiver sa Taiwan na nambastos kay President Duterte ay may parusang aabot sa 6 to 12 years na pagkakakulong. Maaaring magkaroon din ng prosecution or hearing na gaganapin sa dalawang bansa. Imagine! Len Saliwan. Totoo yun. Ginawa niya yung Facebook ni Len Saliwan para sa ano, sa pangalan ni Vice President Lenny. Yung mga taong nai-involve sa kanya, sa paninira, hindi kaya nahihiya? Para sa akin na mahihiya ako, lalo na pag nahuli ako. Kunyari, binayaran ako ng mga dilawan para i-bash si Pangulong Duterte. Pag nahuli ako, nakakahiya. Kasi, oh my God, gumagamit ako ng isang tao para lang i-bash tong taong to. Diba? Hindi na lang sila manahimik kasi feeling ko naman, busy sila, ano eh, sila Lenny Robredo eh, diba? Bakit pa kailangan may mga gantong tao talaga na mga pasikat lang eh, diba? Found guilty daw. It's found guilty. Libelous comment on the internet. A cyber libel case could open some 1 up to 12 years in prison. No possibility of parole. So, yung dalawa pang nasa Japan at Qatar. Humanda kayo. Malamang susunod kayo rin eh. Diba? Ito pa. Libel committed on Twitter, Facebook, and vlogs, and other online content was made a more serious crime compared the printed libel because of the newly approved Anti-Cybercrime Law of Republic Act 10.17.5. Kung ako sa inyo, huwag na kayong mag-comment, lalo na yung komentos na komentos dyan kay Len Saliwan, yung mga Facebook niya na ginawa na kung ano-anong paninira kay President. Matakot kayo ngayon kasi tinatrabaho si Len Saliwan. Yung team leader nyo, yung mga leader ng mga katangahan, tinatrabaho na. So, sunod na kayo. Siyempre, magtuturo yan. Alam ka naman siya lang yung nasa kulungan, di ba? Statement from the Department of Labor and Employment, DOLE, on Saturday, accused Auditor si Len Saliwan to, a Filipina caregiver in Yunlin County
of cyber libel, nasa bundok ka pala eh, of the willful posting of nasty and malevolent materials against President Duterte on Facebook intended to cause hatred. The global health crisis brought about by coronavirus pandemic. Ito po, siguro tong taong to, natapuan ng coronavirus sa utak. The Dole State said they meet with the OFW on April 3rd. Pumunta sila kay Lenny, kay Len, at his workplace to enlighten her that her action amounted to a crime for which she might be prosecuted both in Taiwan and the Philippines. Bravo, 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 bravo. Alam mo, pag nagpa-uwi ka, magpapakain talaga ako. The agency said the auditor is reportedly used several social media accounts such as Ilenel Igot, Malandi, Lensaliwan, and Hampas Lupa. Dole said the sharing and posting of much video as punishable under public law. Ano, isa kang big no-no, 'di ba? So think before we click, sa lahat ng Pilipino at sa lahat ng tao all over the world, think before we click. Kasi may mga batas. Pwede naman mang bash, pero 'wag naman yung pinakamalalaki. I-level mo yung sarili mo kung nasan ka. 'Di ba? Okay lang sana kung kapwa mo, caregiver, caretaker yang inaano mo eh, binabash mo. Hindi eh. President of the Republic of the Philippines ang binabash mo. So, yung dalawang gunggong sa Japan at sa Qatar, malamang to, susunod na kayo. Lensaliwan, isa siya sa model nyo. Dapat talaga to makulong. So guys, sa mga gustong makulong siya, 12 years, parang hindi pa ano yun? Parang hindi pa sapat, di ba? Kasi yung mga ganitong tao, yung mga utak galunggong, utak ipis na utak galunggong na walang ginawa kung hindi, Diyos ko, ang ganda-ganda ng buhay mo rin sa Taiwan. Pinakikialaman mo ang Pangulong Duterte, anong kinagagalit mo? Walang maibigay sa pamilya mo. Kaya ka nga nandito sa Pilipinas eh. Ay sa Taiwan eh. Kaya ka nandito sa Taiwan para bigyan ng mga kaanak mo sa Pilipinas. Tapos may mga epal-epal pang ganito. Meron pa eh. May kumakampi kay ano eh. Kay Impacta eh. Sandali ah. Tignan natin tong kumakampi. May nakita ako kanina na kumakampi sa kanya na ito, let's organize the democracy and integrity. Itong page siya to, ayan o. Kumakampi sa kanya. We stand solidly behind OFW Ilenel Igot Auditor and her right to freely speak about the President Duterte, who is known for his malevolent and nasty remarks. The Philippines has no least majesty law because we has no king. Pinagsasabi mo, we supposedly have a president who is the law, say should be accounted to be a people in all times. Sasagutin lang kita. Let's organize, ha? We stand solidly behind the OFW. Bakit? Okay lang mag-freely speak about President Duterte. Pero wag mong mumurahin. Impacto ka. Wag mong sasabihin, sasampalin. Okay lang eh. Kung ano yung nakikita mo na ginagawa ng Pangulo. Kung masama para sa'yo yun, sabihin mo. Pero wala kayong karapatang murahin. Wala kayong karapatang dagdagan
ang kasiraan at wala kayong karapatang sampalin. Yun ang tatandaan nyo. Nakakainit kayo ng ulo. Yung mga ganitong tao kay tatanga kasi! Nakakainis! The Dole and Meco has a duty to protect all Filipino workers regardless of their political beliefs. Discriminating against critics of the president is against guarantees of the Bill of the Right to Equal Protection under the law. Anong sabi mo? Ang kailangan na protektahan ng Dole at Meco yung mga taong may utak. Yun ang tatandaan mo. Pero pag walang utak, yung tao, huwag mo nang i-protect. Huwag mo nang protektahan yung katulad nito. Imagine ah, sino ang lalapitan mo pag nasa ibang bansa ka at nagkaroon ka, kunyari bibitayin ka, napagbintangan ka, nagnakaw, o namatay yung alaga mo, napagbintangan ka, ikaw ang pumatay. Di ba si government? Saan tatawag ang pamilya mo sa Pilipinas? Di ba sa government para mapauwi ka ng ligtas? Yun palang benefits palang natin yun eh. Ng OFW eh, di ba? Ang tanga nito. Sobra. Tapos, alam mo, ang laki ng winala mo sa sarili mo. Pagdating mo ng Pilipinas, hindi ka makakakuha ng 120,000 na sinasabi nila. Tinatakwil ka ng buong ano, ng buong Pilipinas. Imagine. Tapos, baka sa airport pa lang, ginigisa ka na. Diba? Nakakahiyang umuwi ng Pilipinas, dadaan ka sa international airport na pangpubliko, na government. Kung ako sa'yo, takpan mo na yung mukha mo. The abuse of power is of use just because ordered the president. The agency of government will now want to render her jobs and to charge her as cruel. Dito dapat bigyan ng ano? Ng trabaho. Tanga. Dito dapat bigyan ng trabaho. Tapos, basahin natin yung mga komento sa aking face YouTube account na mga taong sumusuporta at hindi sumusuporta sa pinaglalaban namin. So, ngayon, Len, Silawan, magtanim ka na ng kamoting kahoy kung saan ka Lupalop manggaling. OFW din ako, pero ilugar natin kung sino tayo at sino yung binabastos mo. Kailan ka pa nadideport at hinahunting kita? Makati mo nga kamay ko? Makati na mga kamay ko, isuntok ko sa'yo. Putak ka ng putak, di mo maintindihan, nilalabas ng buhaya mong bunganga, buwang ka. Dapat ikuluyan habang buhay, sana ma-COVID ka na, karma. Mga ganyan. President Duterte is the best president in the Philippines. Yes. Sorry is not enough. Sa mga salitang binitawan niya, di na niya yon binabawi. Kahit pa naglupasay siya at isa pa di deserve ng Pangulo na pagsalitaan niya ng di maganda. At sasampa rin pag daw siya kamo, kaya suffer the consequences. Pati ang babae na nasa Qatar dapat ma-deport din siya kasi ang bastos ng bumanga niya eh. Apologies not accepted. OFG kabayan, sana okay ka. Okay ka sana. Ipahipos. Ay, Bisaya, di ko alam yan. Meron pa isa na dapat pauwiin at kasuhan din. Sobrang yabang, tinatawag niyang Didi Shet. Mga supporters ni Duterte, dami pa niya sinabi about president, sobra na sila, ikulong mga yan. Bitayin na yan, dapat o di kaya salvage na kasi walang karespeto sa Pangulo. Meron pang isa, dalawa yata na nasa Qatar at yung sa Japan na rebelde ang mukha.
Sama na din yun. Tignan natin kung gaano sila hawalang niya. Social media, akala mo kung sino. Diba? Ang sasakit ng mga sinasabi nila. Para sa mga ganyang bagay. So guys, bantayan natin ang kanyang pag-uwi hanggang sa dulo ng walang hanggan. Bantayan natin sila kung ano mangyayari sa kanila. So pumutok na yung mga balita, hindi lang sa YouTube, hindi lang sa mga YouTuber, pati na rin sa mga news. So, abangan natin. Salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. Tapos sa mga nag-comment, sa nag-e-effort na magsabi ng kanilang saloobin, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, magdi-daily vlog tayo at huhukay tayo sa social media ng mga iba't ibang news regarding kay Len Saliwan. Maraming salamat po. Bye-bye!